Sa isang lugar dito sa bayan ng Cuenca, napadpad kami kung saan maraming mga kabataan na nagkakatipon. Sa unang tingin, mga ordinaryong kabataan nagkakatuwaan. Pero sa maigsing pagtigil namin sa dakong ito, hindi pangkaraniwang nakaguyan ang kanilang ginagawa. Dahil sa araw na ito, mag-aaral sila ng salita ng Diyos. At sa maliit na espasyo, masayang lahat habang nakikinig at nakikibahagi sa pagtuturo ng kanilang guro. Ibang-iba sa mga kabataang ating nakikita na madalas gadget ang hawak at naglalaro ng mga online games. Ang mga masasamang salita sa tuwing matatalo ng kalaban ay tila pangkaraniwan na lamang. Pero sa mga batang ito, sa murang lang edad, ay tahimik na nakikinig. Umiindak sa sayo ng mga musikang para sa Diyos at nakikibahagi sa mga talakayan. Hawak ay Biblia na hindi pangkaraniwan sa mga ordinaryong mga kabataan. Ako po si Princess Lunar, 12 na taong gulang. Dahil po sa pag-worship ko dito, natutunan ko po na maging mabait, na marami pa po akong natutunan. Pagka po nagkakamali po ako, nagigilty na po ako. Dati po, hindi po ganyan. Siyempre, yung iba kasi, rula-ro lang, lalo nung nag-pandemic. Eh, nung nagkaroon ng Bible study, yung mga bata, siyempre, kahit hindi nakakasimba, kasi nga bawal lumabas, eh, nare-remind sa kanila na yung about kay God, natututo sila about sa Bible. Tapos natututo sila maging responsable yung bata. Yung ibang mga bata na, siyempre, alam naman natin sa ngayon, sa panahon ngayon na ang mga bata ay puro gadgets na lang, puro sa bahay lang, TV, gadgets, tapos nawawala na yung respect nila sa matatanda. Nung buhat ng sila ay maka-attend dyan sa Bible study, sa worship nila every Sunday, yung mga bata ay natututo sila na maging mabuting bata, na gumalang sa mas nakatatanda, rumispeto sa mas nakatatanda sa kanila. Ang lalabas sa bibig nila, ay mama, ganito pala yung dati no, about kay ano. Kasi minsan nga, nagugulat, mas alam pa ng bata yung sa Bible eh, na ang lumalabas sa bibig nila sa halip na hindi maganda, eh nakakatawa kasi ang kinikwento nila about sa Bible. Hindi, alam natin na sila ay nag-e-enjoy sa ginagawa nila, natututo sila. Ako po si Lodi Elnar, nakatira po sa Taluto, Poblasyon 8, Cuenca, Batangas. Ako po yung dito nagbuo, isa po ako sa nagbuo ng Taluto Mini School mo noong kasagsaga ng pandemya. At ito po yung simula ng aming children's ministry dito sa Taluto. Ang aming mini school po ay ginawa po namin ng dalawang buwan, sa loob ng dalawang buwan, 3 times a week, nagtuturo po kami ng academic, kagaya ng math, English, at saka reading. So, pagkatapos ng 2 months, pinagpatuloy po namin ang aming worship every Sunday para sa mga bata. Dahil nakikita po namin na ito ay kailangan. So, kung ang ating paaralan ay nagtuturo ng academic, kailangan din po nila ng spiritual na bagay para maging balanse ang ating buhay. So dito sa, nung nagsimula po ako, nakita ko po na magulo, lagi nag-aaway yung mga bata kasi dito naman sila talaga naglalaro palagi. Dahil binuksan po namin ang aming, ang bahay na ito na aming inuupahan para sa kanila, sa mga bata, para meron silang lugar na halimbawa, wala yung kanilang mga magulang, dito po sila magiging safe. So, ang aming children's ministry ay nagtuturo po kami ng patungkol sa Biblia, ng kaligtasan. Hindi po kami nag-introduce ng religion dahil hindi po ito
mahalaga kundi ang ating relasyon sa Panginoon. Yun po ang pinaka-importante naming tinututukan kasi lalong nakakatulong. So, kung ang mga bata ay sa ating sa kanilang online class, kapag sila ay nangangailangan ng tulong sa kanilang mga module, binubuksan din po namin kung mayroon kaming maitulong. Lalo na yung aking mga anak, sila po ang mga katuwang. So, ang aming devotion ay para matulungan ang mga bata. Habang kami ay may maitulong, tutulong po kami. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po pala si Teacher Lizelle ng Taluto Mini School at ngayon po ay Taluto Children's Ministry. So, kami po ay nagtuturo po every Sunday sa pangunguna po ng aking mama at kasama ang aking mga kapatid. So, bilang isang teacher, lalo na sa lumaki sa church, nakita ko yung kahalagahan na sa murang edad ng mga bata, dapat natuturuan na rin sila ng salita ng Diyos. Kasi kung wala yon, magiging pariwala or magiging hungkag yung buhay nila. Kahit na ituro natin sa kanila yung science, math, or kahit ano pang karunungan sa mundo, kung wala yung salita ng Diyos, magiging walang kabuluhan yung lahat. So, nakita ko na importante sa Diyos ang mga bata. Hindi lang yung mga matatanda, maging yung mga bata. At kailangan din nila ng isang tao or mga tao na gagabay din sa kanila sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. So, yun yung naging purpose ng pagtuturo namin every Sunday. At hindi lang kami basta nagturo ng salita ng Diyos, kundi hinahanapan na or tinutulungan din namin na mag-discover sila ng kanilang mga talent at interest. So, kapag halimbawa tapos na yung worship namin, may time kami na naglalaro ng chess or mga word factory or board games, or minsan naman hinahayaan namin silang magkwentuhan, nag-share ng mga experiences nila para syempre kasama din sa atin bilang tayo yung pakikisama. So, hindi na, parang tinuturo namin yung full development ng kanilang pagkatao. So, sabi nga, kahit na nagkukwentuhan lang sila dyan, mahalaga na sa kanila yun, may nakikinig sa mga saloob nila. Tama nga ang nasusulat sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 22, Talatang 6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat nilang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hiwalayan. Dahil nakatitiyak kami sa mga daang patutunguhan ng mga batang ito, na hanggang sa kanilang pagtanda ay may mga salita ng Diyos ang baon sa kanilang mga puso. Maraming salamat sa mga tulad ni Sister Lodi Lopez at sa kanyang mga anak na patuloy na gumagabay at nagtuturo sa maraming kabataan dito sa Sitio Taluto. Mula po sa aming samahan, ang sa puso ng mga matatapang, sumasaludo po kami sa inyong magandang hangarin para sa mga kabataang kuwengkenyo. Pagpalain po kayong lagi ng ating Panginoon. Overcome by God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside.